Siya nga pala. Swerte-swertihin daw po ang mga magsusubscribe sa channel ko ngayon taon. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na, magsubscribe ka na! Hi mga loves! Welcome back po ulit sa ating channel. And for today's video ay ituturo ko sa inyo ang technique kung paano ako naka 1,000 subscriber! Yay! Happy 1,000 subscriber! And thank you po sa lahat na nag-click ng subscribe and notification bell at sa mga patuloy pong nanonood ng aking video kahit minsan walang kwenta. So ayun nga po. Pero syempre, hindi naman po ibig sabihin na naka 1,000 na tayo is monetize na tayo. Hindi po ganun yun. Kasi dito po sa mundo ng YouTube ay hindi ganun kadali para ma-monetize. Syempre, kailangan mo siya ng apat na requirements. Apat na siya, syempre. Hindi katulad dati na 1,000 subscriber, 4,000 watch hours. Ngayon po yung two-step verification, zero strike guideline community ba yun? Hindi ako nagkakamali. Then the 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, nakakatatlo pa lang po tayo sa apat na yon. Pero malapit na rin natin ma-hit si 4,000 watch hours. So, ayun po. Yehey! Konti na lang. But, may but pa din. Pag na-hit po na yon, is hindi rin ganun kadali. Kasi syempre, mag-a-apply ka pa ng Google AdSense. Tapos, ire-review pa ni YT yung channel natin kung meron ba tayong mga hindi nasunod sa policy nila. Ayun, based sa mga napapanood ko lang. Kasi habang, syempre, habang nagre-ready ako para sa pag-monetize ng channel ko, nanonood-dood din ako ng mga ibang videos para medyo may alam na tayo kahit papano. Tapos binabasa ko din yung mga policy nila ni YT, ni Google AdSense. Tapos sa yung mga ganun, inaalam-alam ko din para kahit naman papano is ready ako. So, syempre, may iba na pag nakapag-apply na, wala pa daw 24 hours, na-approve na sila, swerte. May iba naman na nadi-disapprove daw ayon sa mga napapanood ko. Nadi-disapprove sila dahil sa mga kalimitan sa mga nakita ko na napanood ko dahil sa reuse content. Doon yung mga napapanood ko ganun dahil sa reuse content. So, yung reuse content is yun yata yung video na hindi sa'yo, parang kinuha mo, dinownload mo, tapos ini-upload mo ulit sa video mo na hindi mo siya ini-edit. So, parang ganun sa pagkakaintindi ko, ganun si reuse content. So, ayun nga po, pero hindi po yan ang topic natin. So, pasensya na po, hindi pa ako masyadong nakakapagparapol ngayon. Medyo may inaasikasa lang po tayo. May pinagdadaanan lang po ng konti ang lola. So, lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero, mabalik din po tayo dyan. Konting-konting pag-iintay lang po. Magbabalik po tayo sa pagpaparapol. Twice lang po yata ako nakapagparapol eh. Pero salamat pa rin po dahil nakagain ako ng kahit pa paano siguro 100 subscribers. Wow! Pero alam nyo, grabe, nung mahit ko yung 100 subscriber nang wala pa akong 1 month, I think, pagka 1 month ko, parang 200 plus na ako. Yung mahit mo yung 100 subscriber, napakasaya, napakasarap sa pakiramdam. Oh my God! Uy, may tao din palang, sa totoo lang mahirap. Mahirap pagano sa YouTube. Mahirap magpa-subscribe. Nakakahiya din. Tapos, syempre, mangungulit ka. Nangungulit po ako sa messenger. Nag-PPM ako sa mga kakilala. Or even hindi ko kakilala. Basta friends ko lang sa Facebook. Nagpapasubscribe ako. Pero syempre, hindi naman lahat sila nagsusubscribe sa atin. Hindi, yung iba magta-thumbs up sa'yo. Pero alam mo naman, hindi sila magsusubscribe kasi time to time, chine-check ko yung ano ko, yung monetization ko sa Google sa YT Studio.
po talaga ganun ang impact sa akin YouTube. Pero dati ayoko talagang mag-vlog. Sabi ko, yung pag-vlog ay hindi para sa akin. Kasi unang-una, nahihiya talaga akong humarap sa camera pagdating sa video. Mas nakakahiya po talaga. Sa part ko, hindi ako sanay na humarap sa camera. Nung una, ilang na ilang ako. Hindi ko alam paano akong sasalita. Siguro nakasampung take ako. Bago yon. So, ayun na nga. Pinapahaba ko. May time din na nadidistract ako pagka mag-push ko. Parang, I think, dead guest na ako. Tapos, biglang mababawasan. I-enjoy ko lang yung pag-video, i-enjoy ko lang yung pag-upload. Hindi ko iisipin yung kita. Actually, hindi ko talaga iniisip yung kita. Pero syempre, gusto ko nila, no? Kaya pero hindi ko sabihin, hindi ganon yung goal ko sa kanya. Parang pag may nag-subscribe lang sa akin, parang ang saya-saya na. Tapos naabot ko yung 100, parang wow! So, ayun nga. Tapos kaya papanood ko ng video. Nalaman ko, nakakuha ng mga ibang technique sa mga ibang vloggers, especially dun sa kay Rod TV, kay Jocel Reselis ba yun? Basta yun. Actually, yung si Jocel, siya yung lagi kong pinapanood. Kasi sa kanyang, sa vlog niya, marami akong natutunan talaga. Isa na doon yung ginamit ko para mag-gain yung viewers. Di pa naman ganun kataas, pero syempre sa isang katulad ko na small YouTuber na, no, small YouTuber, hindi pa pala YouTuber. Sa katulad ko na, hindi naman kilala, hindi naman sikat. Siyempre din, matakatulad ni Tony Gonzaga, ni Ivana, kasi Ivana maglaba lang, wow. Wala pang isang minuto, talagang papalo na yung views niya. Siyempre, di tayo ganun. Kaya sa katulad natin, maka-achieve lang tayo ng kahit na 200 views, ang saya-saya na eh. Ang sarap na sa pakiramdam eh, pagka naka-achieve ko na ganun. So, sa part ko, pag nakikita kayong channel ko na nagdadagdagan yung subscriber ko, lalo naka-500 ako. Grabe, parang ka nang nasa langit. No, no, naka-500 ako. Parang hindi ako makapaniwala na magiging ko yun. Sabi ko nga dati, sa partner ko na, parapol tayo, tulungan mo ako. Hanggang sa may nag-sponsor sa amin na surprise, ganun-ganun. Ang saya, pero hindi rin namin nakuha kaagad yung gusto namin ng time na yun. Kukunti lang din ang susubscribe kasi syempre din makami kilala. Tapos after ng game, after ko magparapol, siguro lang feeling ko. Yung iba, pagkatapos ng game, nababawasan yung subscriber ko. Siguro pag natatalo, nag-unsubscribe sila. Feeling ko lang ganun. Pag natatalo sila, nag-unsubscribe. Kasi bumababa yung subscriber ko, imbis na tumataas nung time na yon. Tsaka, mga kapremium ko lang kasi is low, 20 pesos low, 50 pesos Gcash, ganun na. Swerte na yung pinakamataas na 500 pesos kasi hindi naman tayo mayaman. Pero gusto ko lang din magbigay ng tulong. Masaya lang din kasi ako pag nakakapagbigay ako ng konting kaligayahan. Kung sakali mang kikita, siguro po, syempre kada kikita, pagdating in the future, is maglalaan ako na sa part ng kikitain ko na para sa mga subscriber ko, syempre. Kung papala rin po tayong makapasok sa YPP. Pero syempre, hindi pa. Cross finger, pray lang, kumbaga. And think positive na someday, mararating din natin yun. So, yun na nga po. Ang dami ko sinabi bago ko sabihin kung ano ba yung apps na ginamit ko para kahit papano mag-gain yung analytics ko is tumaas siya. So, ang ginamit ko po is nakalimutan ko. YouTube at TUBEBUDDY para pa i-promotion. Yung TUBEBUDDY, ayun po, ipapakita ko po sa screen at ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin si TUBEBUDDY. So, malaki po impact na naitulong niya sa channel ko kasi dati naka one week, magwa 1 month na ang views ko nun is pa 50. Isang video ko lang ang umabot ng 200 plus eh, yung family namin na nag-challenge kami nung ano ba yun, bad romance.
Ayun, yun lang yung umabot ng 200 plus views nung time na yun. Pero yung iba, the rest, is, ano na, 100, yun ang 90, bihira. Tapos hanggang sa nakilala ko si TUBEBUDDY, napanood ko siya kay Jocelle Reselis, kay Rod TV, at kung sa mga ibang vloggers, napanood ko siya. So, noong una, ang tagal niya lang naka-install sa cellphone ko. Hindi ko mag-gets kung paano siya gamitin kahit na inulit-ulit kong panoorin. Kasi syempre, bago pa lang ako sa ano ng YouTube, hindi ko pa alam yung... Kasi ang dami ko pang hindi alam sa settings. Kailan ko lang din late, hindi ko lang din na nalaman nitong mga time na nag-i-emo ako. Na 1 month ako hindi nalabas ng kwarto. Kung bakit, tsaka ako na lang i-explain. Basta, nung mga time na yun na nag-i-emo ako, nasa kwarto lang ako, hindi ako nalabas ng bahay talaga. Tapos nanonood, inaaral ko talaga yung tungkol sa YouTube. Hanggang sa unti-unti natututunan din siya. So sa susunod na video, tuturo ko din po sa inyo kung yung para lang sa mga hindi pa alam kung paano ako gumawa ng thumbnail, yung mga ganun po. Tapos di pa naman ako ganun kagaling, kaya lang, isi-share ko din sa inyo. Ayun ang pag-vlog. Maingay ang kapaligiran. So, ayun nga po. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin si TUBEBUDDY para sa mga may hindi pa nakakakilala kay TUBEBUDDY. Malaking tulong po siya. Si TUBEBUDDY po ay meron din naman siyang pre. Kasi pre pa lang yung ginagamit ko eh. Kasi wala pa akong pambayad. Kasi meron siyang tinatawag na pro, yung mga ganun. So, hindi pa ako mukha ng ano kay TUBEBUDDY. Yung pre pa lang niya ang ginagamit ko, pero syempre limited lang yung magagamit mo dun sa pre. Unlike na naka ano bang tawag dun, may inavail ka sa kanila. Masabi may binayaran ka. So, ayun po. So, tara, ipapakita ko na sa inyo kung paano gamitin si TUBEBUDDY. So, ayan po mga loves, punta lang po tayo sa apps ni TUBEBUDDY. Sa mga wala pa pong apps nito, pwede po kayong pumunta sa Play Store at i-download nyo po yung TUBEBUDDY. Ito po, yung pong may logo siya na T at B. Ayan po siya. Download nyo lang po siya. So, pag na-download nyo na, open nyo lang po yung apps. Wait lang po natin, nagla-loading pa yung aking... Mabagal kasi yung internet ko. So, ayan po. As you can see, meron na po tayong 1,058 siya na subscriber. Then, ito yung sample videos na ipapakita ko sa inyo. Kaka-upload ko pa lang. So, hindi ko talaga siya nilagyan ng mga tags para mapakita ko kung paano magamit si TUBEBUDDY. I-click lang po natin yung video na yan. Nakikita nyo yung tatlong dot sa gilid niya, sa tapat ng video, yung compilation. May tatlong dot po. I-click lang po natin yun. Ay kahit yung buong ano po yan, basta papasok na kayo sa video niya. Ayan, sa makikita nyo po is wala akong mga ad tag title. Sa 10 po niya, is to lang po yung may check ko. Yung upload, high, thumbnails, tapos yung ad cards. So, yung mga iba po, lagyan natin siya ng tags description. Importante po yung mga tags kasi ito po yung makakatulong sa inyo para mag-ranking yung video nyo or suggestion ni YouTube para ma-meet nyo si YouTube algorithm. Suggest nyo yung mga videos nyo. So, ayan po. Pindutin lang po natin yung tags sa baba, yung nakakita yung kulay red. Ayan. Yan po yung logo niya. Pindutin lang natin siya. Pag naklik nyo na, then, explore po natin siya. And enter a tag above explore. Doon po sa tag, sa makikita nyo yung parang search, i-enter nyo lang po yung title ng videos nyo. Nalalagyan ng tag. Example, yung compilation ko. Yan po. Then, enter nyo siya. Pag na-enter nyo na po yan, may mga lalabas na po dyan na isasuggest sa inyo. So, ayan.
Pipiliin nyo lang po yung mga tags na syempre related sa videos nyo para po okay siya. And hanap lang po kayo ng mga related po sa video nyo. Then i-check nyo lang po. Sa maliit na box, i-check nyo lang po siya. So yan po, scroll nyo lang po, hanap pa po kayo kung ano po yung tags na related sa mga videos nyo. So pagka po nakapili na po kayo, yan, i-copy tag nyo lang po. Then, i-click nyo po yung videos na lalagyan nyo ng tag. Then okay na po yan kung saan na pong pupunta yung mga tags doon. Noong una, hindi ko ito maintindihan eh. Then yung makikita nyo naman po sa taas ng mga low, ganyan yung mga average. Ibig sabihin po noon, makikita nyo po siya kung searchable ba, kung gano'y yung volume na searchable ba yung mga titles ng videos nyo. And si TubeBuddy, matutulungan niya po kayo, magsasuggest sa inyo ng mga title, kung ano ba yung searchable na title, kung okay ba siya. Ipapakita na sa inyo ni TubeBuddy po lahat yun. So itong sa akin is hindi siya masyadong searchable. Then next natin is suggest. I-click lang natin yung suggest, tapos yan kung saan na pong lalabas yung mga tags na sasuggest niya at pipili lang din po tayo ng related po sa video natin. Yan, pag nakapili na po kayo, copy tags niyo po ulit and click niyo po sa video na yon and pupunta na po siya dyan. Ayan po, that's it. Then, sunod naman po. Mamaya pa po ito mag-a-update. So, yung mga ibang ano niya, like ad caption, is itatopic na lang po natin sa next videos na gagawin po natin sa next content. Yan ko paano mag-add end screen, add to playlist, yan mga ganun po. Papakita ko po sa inyo yung sample lang videos ko na naka, yung ano na siya, yung complete siya. So, yung ibang views na mababa, huwag na lang pansinin kasi mga deleted na siya, deleted videos. Eh, kung bakit ko delete, kasi karamihan is reuse content. Kung baga, content ko naman siya, kaso from the other, ano na siya, social media like TikTok, tinownload ko, tapos ini-upload ko. So, ayun po. So, ayan. Sa 10, nakakuha ko ng 2. So, yung ad description, hindi ko na kasi madagdagan pa dahil lahaba naman yung title length ko. Then, yung ad sa Facebook, wala siguro nag-ad coming from Facebook, kaya ganon. So, ayan po. Mas maganda kasi pagka mga naka-check yan, mga yan. Okay lang yung mga get a like from Facebook, ganyan. Pero yung mga description nyo po, importante. So, wag nyo na pong pansinin yung 46 views na yan. Kasi borado na siya. It came from TikTok. That's why binura ko kasi na panood ko na reuse content pala yung mga ganon. Inaral ko yung mga reuse content. Kaya lahat ng reuse content ko is binura ko sa channel ko para in the future, pag nagpa-monetize tayo, hindi tayo magkakaroon ng content. Pag alam nyo naman po sa sarili nyo na reuse content po yung mga na-upload nyo, is tanggalin nyo na para hindi po kayo mahirapan pag nagpa-monetize po kayo. Yeah, next naman po is yung comments. So, kagandahan dito makikita nyo na po lahat ng comments nila and mas mabilis nyo po silang masasagot. Mas okay po kasi kung lagi tayo nakikipag-communicate sa ating mga subscribers, kumbaga yung mga comment nila is papansinin natin, iha-heart, yung ano, like. Mas okay po kasi pag ganun, maraming activities yung mga channel natin.
Then next is milestone. Yun, yung parang trophy. Yan po, milestone. Ah. Every time na may milestone po kayong ma-achieve, i-update kayo ni TubeBuddy. For example, ayan o, 6,000 view milestone. Your channel has passed to ganyan-ganyan. Yan, dyan nyo po siya makikita sa mga milestone. Siyempre, kada milestone, kailangan natin i-celebrate kahit 50 subscribers pa yan, 100 subscribers, still a milestone. Ito natin is news feed. Yan, yung parang bilog na yan, yan news. Pwede po kayo magbasa din mga news. Then, sumunod po is itong parang menu nila, yung profile menu, ganun. Yan, ganyan lang po kasimple ang paggamit kay TubeBuddy. That's all for today po. And please, kung di ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga i-upload kong videos. Thank you everyone. God bless po.